Salamat. Sorry to ask. Oh, you can pwede mo sagutin to. Anong reaction mo na yung mga tao parang sinasabi yung papalit daw sa tanghanang pinakamasaya is TikTok lang. Uy, totoo ba yun? Parang may mga clamor because of something Pape and Jimmy's contract, parang may something. Oo. I mean, ako naman, I've been part of both shows. Yeah. Ang Tahanan Pinakamasaya, malapit din po yan sa puso ko. Nung kakasimula lang din nila, every Saturdays, nag-guest din ako sa kanila, nagko-co-host din ako. And also, yung TikTok luck, itong pamilya namin to. I mean, isang taon na ako, nandito din. Hindi, ang mahirap para sa akin sumagot ng ganyang tanong. Pero alam mo yun, supportahan naman kami. Kung akala nila merong mga rivalry, wala pong rivalry. Yes, kasi lahat po ng mga co-stars na nakikita ko, kasi nasa bubble gang din ako. So sina Ate Cha, Kuya Paolo, and Buboy na nakikita kami. Okay kami lahat, walang problema. You know, may bago kaming segment na Tanghalan ng Kampiyon. Happy kami. Yes. Happy kami na may addition sa show namin para mas mapasaya at mas para maging mag-enjoy ang mga kapuso natin na manonood. Pero kung anong plano ng Panginoong Diyos at kung anong plano nila, nandun lang naman kami. By the end of the day, empleyado kami dito. Diba? Kung ano yung gagawin nilang desisyon, dun po kami. Pero ang wish ko lang for everyone is, you know, to stay happy and love, para love. Mas maging inspired magtrabaho. Kasi yung trabaho naman namin ay hindi para sa amin. It's for the viewers out there. Mga kapuso out there. So, ayun na nga, guys. Nandito tayo ngayon sa TikTok Lock and thank you very much for this interview. You, Sangre, abangan natin mga kapuso. Faith da Silva. Thank you, Miss Faith. It was nice meeting you. So mga ka-TikTok world out there, it's me again, Jico. And for another round of Jico Talks, it's me again, syempre nagtitrying with Faith da Silva. Hindi ka sure sa pangalan ko. No, okay. Faith da Silva. Ayan, syempre starstruck, diba? And then ngayon, ang dami na ng mga na-achieve ng mga shows and of course dito sa TikTok. Lang galing niya mag-host, by the way. And syempre, pag-usapan naman natin, syempre, very successful yung TikTok Lock, no? Pag-usapan naman natin sa mga encantatics out there, anong na-feel mo na ikaw ang play ng brilyante ng apoy, Flamara? Of course, napakalaking pressure nito para sa akin. Until right now, I am still training. Ang dami ko pang tinatry gawin para mas lalo ko talagang mahon yung skills ko, yung talents ko. But at the same time, you know, I feel grateful. I feel happy. Big role. This is, parang kumbaga breakthrough to eh. Breakthrough ng career ko. And hindi alam ng karamihan na I auditioned for 2016 na Encantadia. Kina Kylie? Anong pinlay mo? Para sa role ng anak din ni Perena. Which is si Kate Valdez? Yes. Oh. Pero kasi si Kate, friendship ko talaga yan. Alam mo, napakagaling niya talaga. At saka, perfect talaga para sa kanya yung role na to. Kaya ngayon, parang it's a full circle moment to me. Imagine na anak pa rin ako ni Perena. Brilyante pa rin ang apoy, pero ibang generation na ito. And,